Nagmamadali yung mga revenue officers na ma-issue ang kanang subpoena or ipinananakot nila ang subpoena duces tecum. Ipaliwanag ko lang ho sa inyo ang kahalagahan ng inyong asset. Nakasulat po mga ka-taxpayer kong minamahal sa Revenue Regulation 17-2013. Bakit yung inyong books of accounts at yung other accounting records nyo ay importante? Ang tawag ho ng BIR dyan ay assets. Business assets. Ito po yung nakasulat sa ating batas na yan po ay asset. Ang sabi dito, yan po ay pang-depensa ninyo at aid sa resolution ng inyong tax case. So therefore, business assets siya. Ano ba ibig sabihin ng business assets? Yun ho yung kapaki-pakinabang na pag-aari ninyo katulad ng building, vehikulo o kotse or delivery trucks, account receivable, cash, mga assets ho yan. Pero sa aking pananaw, mga ka-taxpayer kong minamahal, mas importante, mas malaki ang magnitude ng books of accounts and other accounting records as an asset or assets ng negosyo. Kasi pag wala niyan, yung presidente, tresorero, at saka yung accountant ng isang korporasyon, ang mga unang-unang tao na kinakasuhan ng tax evasion. Ginagamit po ng mga BIR officials yung books of accounts and other accounting records para ho magkaroon ng advantage or advantages sa mga taxpayer. Isa po sa mga advantages nito, yun nga, kailangan sila yung may hawak ng books of accounts and other accounting records mo, asset. Kaya nga, ang sinasabi ko, let us protect our asset. Protecting our assets, we protect the taxpayer. So, paano mapoproteksyonan yung asset? Simple lang mga ka-taxpayer kong mahal, through your venue. Yan. So kung tama ho yung venue nyo, hindi makukuha ng BIR o magkakaroon ng upper hand yung BIR. Ano yung venue? So may dalawang klase ng venue mga ka-taxpayer kong mahal. Number one, yung venue na opisina ng taxpayer. Ito po siya. At yung pangalawang venue, yung outside office resident, definitely sa BIR yan. Sabing ganon, habang yung may protest yung taxpayer, kailangan yung kanyang shop accounts at other accounting records ay nakapreserve. Saan? Sa kanyang venue. Samantala, kapag yan ay outside, habang yan ay may pending protest, nakapreserve yan yung books of accounts and other accounting records mo sa venue ng BIR. Eh ang nangyayari nito, sasabihin ng BIR, hindi namin pwedeng ibigay sa iyo yung books of accounts and other accounting records mo pag ito'y nasagmit mo na sa kanila because sasabihin nila, eh kailangan namin ito para proteksyonan ang interest ng government. Tapos ka na. Kung hindi mo hawak yung dokumento mo, eh sabi nga ng korte natin, evidence is king. Hindi mo hawak yung king. Hindi mo hawak yung asset. Asset mo is king. Ang books of accounts, king. Ang inyong other accounting records, voucher, checks, king yan. Hindi mo hawak yung king. Eh, sino ba yung king? Di ba yun yung mga nag-iisip para manalo ka? Strategy? Eh, hindi mo hawak yun. Wala kang evidence. Eh, di talo ka. So, yung isang kaibigan natin, nakasuhan ng tax evasion because ayaw ibigay ng BIR yung kanyang binigay na original books and original records. Eh, di wala siyang original. Di ba? Talo. Talo. O, hindi nakasuhan ng tax evasion sa Department of Justice. Ang sinasabi ko ay ganito, malinis na sinasabi natin at malinis na hangarin natin. Ngayon pa lang, kung wala ka pang letter of authority, mga ka-taxpayer kong mahal, ine-encourage kita. Hindi mo kailangan bumili sa akin. Okay? Hindi nyo kailangan bilhin itong template na to. Hindi nyo kailangan bilhin ang request for preferential venue, pre-LOA. Ibig sabihin, wala ka pang LOA, sinasabi mo na sa BIR, just in case magkaroon ako ng LOA, ito yung aking venue. So, ini-establish mo
yung right mo to choose ano ang venue ng audit. Kung tinitingnan nyo yung audit as a battlefield, mas maganda, you control the battlefield. Diba? You control the venue. Another type of situation, ito pong request for venue clarification. Ito naman po ay ginagamit kapag meron na ho kayong letter of authority at nagsisimula ng mag-audit ang BIR. Ang strategy nila, kahit na kayo po ay nagre-request na mag-audit na sila, verbally, hindi nila gagawin yun. Mag-i-issue pa rin sila ng first notice, second notice, hanggang subpoena duces tecum. Subpoena duces tecum is coercive power. Wag na wag ninyong paratingin doon. Yun ang sinasabi natin dito. So, meron kayong dalawang options. Ngayon pa lang, isubmit nyo na yung inyong request for preferential venue pag wala kayong LA. At kung may LA na kayo, o letter of authority, LOA, mag-submit kayo ng request for venue clarification. Mura lang naman ho sila. Ang bawat isa niyan ay 2,500. At sa mga gusto pong magkaroon ng hanap buhay, anuman ho kayo, may natapos o wala, babae o lalaki, anuman ang iyong preferential, kayo po ay may trabaho o wala. Okay? O FW. Ah. Diyan lang ho sa barangay nyo, napakadami hong taxpayers. Isa-isahin nyo ho. 2,500 ho ito, yung 1,000 ibibigay ko sa inyo. Magbayad kayo ng tax, magwi-withheld ho ako ng tax sa inyo, pipirma kayo sa aking dokumento kasi expense ko yan eh. So, ang pagpaparehistro ho, nandiyan dyan, kataxpayer.com, dun ho kayo magpaparehistro. So, ini-invite ko ho kayo na maging affiliate ko. Ibenta ho ninyo yung mga templates ko and I am willing to give you 1,000 pesos each template. Honesty is the best policy. Peace and happiness be with you for life. See you later.